Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkukok ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangyarihan. Pagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na sarot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalina niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasangganan pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na sarot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maana. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdana. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa'yo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sanda ko ikaw maparoon, iyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paamo sa batong matala. Kahit ang tapakan mo ay mga leyon, ahas na mabangsik, di ka maaano sa mga serpientes leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao kong kikilanin. Pag sila'y tumawag, lagi handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantong palaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatanungin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili magpakumbaba, manalangin. Hanapin ako at taligdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ng katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Ito ang DBS, Delta Broadcasting System. DWXI, himpilan ng mabuting balita. Himpilan pinagpala.
serve the Lord. Trust the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Sharam koramaya lalahura makandaya. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you.
God. Hallelujah. Hallelujah. Banal na Diyos at takilang Ama, muli sa gabing ito at sa dakong ito, pinupuri ka namin, sinasamba sa Espiritu at Katotohanan, niluluwalhati at itataas ang banal mong pangalan. Lobin mo nawa na kami samahan muli sa dakong ito. Iunat yung mapagparat mapanghimalang kamay at abutin kaming lahat na narito ang may makaramdaman ay pagalingin sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng mga pinanghinaan ay muling palakasin sa pangalan ni Jesus. Mangusap ka po, Panginoon, sa aming lahat at ang iyong mga lingkod ay makikinig. Pagpalain mo po ang himpapawid. Pagpalain ang lahat na nakikinig. At higit sa lahat, pagpalain ang mabuting balita na ating ihatid. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin ang Panginoon, purihin ang ating Diyos. A reading from the letter of Peter, 1 Peter chapter 4, verses 1 to 11. Therefore, since Christ suffered in His body, arm yourselves also with the same attitude, because He who has suffered in his body is done with sin. As a result, he does not live the rest of his earthly life for evil human desires, but rather for the will of God. For you have spent enough time in the past doing what pagans choose to do, living in debauchery, lust,
drunkenness, orgies, carousing, and detestable idolatry. They think it is strange that you do not plunge with them into the same flood of dissipation, and they heap abuse on you. But they will have to give account to him who is ready to judge the living and the dead. For this is the reason the gospel was preached even to those who are now dead, so that they might be judged according to men in regard to the body, but live according to God in regard to the spirit. The end of all things is near. Therefore, be clear-minded and self-controlled, so that you can pray. Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. Offer hospitality to one another without grumbling. Each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms. If anyone speaks, he should do it as one speaking the very words of God. If anyone serves, he should do it with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To him be the glory and the power forever and ever. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Yamang si Kristo ay nagbata ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handa sa pagtitiis. Sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa pagkakasala. At ang pinag-uukulan niya ng buong panahon sa buhay na ito ay ang kalooban ng Diyos at hindi ang mga pinakamimithi ng tao. Sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahumalingan ng mga di kumikilala sa Diyos. Kahalayan, masasamang pita ng laman, paglalasing, walang taros na pagsasaya, mga pag-iinuman at karimarimarim na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nagtataka nga sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay, kaya nilalait nila kayo. Ngunit mananagot sila sa Diyos na hatol sa mga buhay at mga patay. Ipinangaral din ang mabuting balita sa mga patay upang mabuhay pa rin sila sa piling ng Diyos, bagamat inabot na sila ng kamatayang itinakda sa lahat ng tao. Malapit ng wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalang kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa mga kapatid bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang siya'y papurihan sa lahat ng bagay sa pamagitan ni Jesucristo. Sa kanyang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen and amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kumusta na kayo? Taas yung ang dalawang kamay nyo. Isigaw niyan salitang attitude. Takasan nyo. Alam niyo, matagal ko nang hinahanap ang katapat nito sa wikang Tagalog, wikang Pilipinong salitang attitude. Iba't iba ang dumating. Ibig sabihin na iba attitude, pananaw o paninindigan o panuntunan sa buhay. Kayo ba'y may panuntunan sa buhay? Sino ay panuntunan sa buhay? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos.
Okay. Alamin natin ngayong gabi kung anong kahalagahan ng panuntunan sa buhay ng tao, lalo na sa ating mga mananampalataya at naglilingkod sa Panginoon. Ako may panuntunan. Ito hindi niyo magugustuhan. Subalit, sa magustuhan niyo sa hindi, panuntunan ko ito. So, bahala na kayo. Isang panuntunan ko, kapag ako'y nagsasalitang nakatayo, dapat nakatayo rin ang nakikinig. Sangayon kayo? Sinong sangayon ta sa kamay? Kung ganun, pagpapalain kayong lahat ng Panginoon. Amen? So, sapagkat tayo po itatanggap ng ilang katanungan, pwede kayong makopo muna para makapag-relax. Sabi nila ay salamat. Purihin natin Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay? Tayo po ay magtanungan. Praise God. Magandang gabi po, Brother Mike. Tunay nga po na isang pagpapala po na makaharap ko po ngayon. Praise God. Ako po si Sister Belle Cantos na under ng deployment ministry. At meron po tayong mga limang kapatiran dito na merong mga katanungan. At ang una pong magtatanong ay mula sa Quezon City, Sister Carmelita Ambay. Magandang gabi, Brother Mike. Magandang gabi po sa iyo, Brother Mike. 5 taon na po ako, Brother Mike, sa gawain ito. Brother Mike, tulungan mo po ako tungkol po sa aking asawa. Dahil tuwing pupunta po ako dito, Brother Mike, palagi niya akong pinagbabantaan. Pag uwi ko po sa bahay, ayaw niya po akong papasukin. Tinatabi niya, Brother Mike, yung itak na malaki. At papatayin daw niya ako pag hindi ako tumigil. Haleluya. 5 taon na yun na binabantaan ka. Kagabi na naman, Brother Mike, pag ako raw umalis, hindi na raw ako aabutin ng umaga. Ang sabi ko naman, Brother Mike, in the valley na lang ako mamatay. Basta tungkol kay Yahweh El Shaddai, tatanggapin ko. Brother Mike! Tulungan mo ako, Brother Mike, kung anong gagawin ko sa aking asawa. Dahil palagi na lang niya akong binagbabantaan. Kung minsan, Brother Mike, hindi niya ako pinapapasok sa bahay. Natutulog na lang ako sa labas. Anong gagawin ko, Brother Mike? Ipagpapatuloy ko pa ba ito? O maglalayas na lang ako. Hallelujah. Okay. Nakinig ka ba doon sa ating binasa? Opo, Brother Mike. Ito ang sagot dito. Sabi sa sulat ni San Pedro, unang Pedro, kabanatang 4, unang talata hanggang 2. Yamang si Kristo'y nagbata ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handa sa pagtitiis. Sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa pagkakasala. Ayan, ito pa. Salamat, Brother ito Mike. Ito pa nga sa talatang pangalawa. At ang pinag-uukulan niya ng buong panahon sa buhay na ito ay ang kalooban ng Diyos at hindi ang mga pinakamimithi ng tao. Ngayon tatalungin kita, magpapatuloy ka pa ba? Opo, Brother Mike. Kahit patayin niya po ako, Brother Mike, hindi po ako titigil, Brother Mike. Mali. Mali yung sagot mong yun. Taas ang kamay mo. Taas mo ang kamay mo yun. Ganito ang sagot yan. Opo, Brother Mike. Sagutin mo. Sundan opo, mo. Brother Mike. Hanggang sa siya ay. Makasama ko rito sa harapan ng Diyos. Hanggang sa makasama ko sa harapan ng Diyos. Okay. Ayos ba? Amen. Amen. Hallelujah po natin, Panginoon. Huwag niyong hihingin niyo hanggang sa mamatay kayo. Ba'y kawawa yung maiwanan niyo, ah. Amen. Ang susunod pong magtatanong, Brother Mike, ay mula po sa Sampaloc, Manila, si Sister Lailani Pacaonces. Papurihan po natin ang ating Panginoon. Brother Mike, good evening po. Sorry po kasi nanginginig yung kamay ko. Hayaan mo kamay manginig. Kasi hindi ko po akalain na ngayon po ako makapagtatanong sa inyo.
medyo nakakahiya po kasi pamilya ko po ang nakasalalay dito pero kailangan ko manaman yung kasagutan. Hallelujah. O sige, sabihin mo na. Hindi naman mga chismoso yan eh. Paano po kami makakalaya, lalo na po kami mga magkakapatid sa kasalanan, hindi naman po namin, wala naman po kami kinalaman sa ginawa ng magulang namin. Kasi, aminin ko man sa hindi, damay po kaming magkakapatid at kami pong naging bunga. Kasi yung nanay at tatay ko nagpakasal, kahit alam nila magpinsang buo sila. So, kinasal naman sila? Opo. Kahit tinadlangan na po sila ng pare, tinuloy pa rin po nila. So aminin ko man po, Brother Mike, sa hindi. Sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, tsaka sa mata ng Diyos, mali po yung ginawa nila. Ngayon, Brother Mike, posible po ba yung magulong pagsasama ng magulang ko ever since, kahit magpahangga ngayon, naging kabayaran na po ba yun, tsaka yung hirap ng buhay na dinadanas namin, lalo na po kami magkakapatid, dahil kahit anong gawin po namin magkakapatid, tatlo po kami, kahit anong gawin po namin magtulong-tulong, lalo na sa financial, wala pa rin, hubagsak pa rin. Noon, nararamdaman ko na po na parang may hadlang. Hindi ko lang humatukoy kung ano yung kasi, ang totoo niyan, lately ko lang po nalaman. Kung hindi pa po sinabi ng pinsan ko, hindi ko pa humalalaman. Ngayon, kinonfirm ko po sa nanay ko, tumawag po ako kasi nasa probinsya ho sila. Inamin niya po sa akin. Ngayon, kung magkaganon man ho, Brother Mike, paano po kami makakalaya sa kasalanan ito? Kasi damay ho kami mga anak dito. Okay. Alam niyo, sabi sa lumang tipan, yun talagang kasalanan ng magulang, umaabot yun sa pang-apat na salinlahi. Subalit, yan ang dahilan kung bakit si Kristo ay bumaba sa lupa upang ang lahat na kasalanan ginawa ng tao ay angkinin niya at ipako doon sa cross. Upang sino man sa kanya ay manalig at manampalataya ay makalaya dyan sa sumpang yan. Kasundan mo? Okay, ibig sabihin yan, kung kayong lahat mula sa inyong tatay at nanay ay magkakaroon ng pagbabago sa pamagitan ng inyong tausposong pagsisisi at pananalig at pagtanggap kay Kristo bilang pagligtas. Sabi sa Biblia si Kristo ay ibinitin para sa mga tulad ng isang sinumpa upang tayong namumuhay sa ilalim ng sumpa ay makalaya. Brother, may isa pa ho. Hanggang anong degree ho ba yung pwedeng magpakasal? Kasi nga ho, sa second case naman po, bali yung pamangkin ng tatay ko tsaka yung pamangkin ng nanay ko nagkagustuhan, di nagpakasal din. So kahit tinadlangan ho, tinuloy pa rin ho nila. Well, ito yan, itatandaan nyo ha. Totoo ngang si Kristo na ating Panginoon ay tinanggap ang hatol na kamatayan bilang kabayaran sa ating makasalanan. Subalit sa sandaling iyan ay nakarating sa atin ang mabuting balita tungkol siya at tayo po ay nagpatuloy pa rin sa maling gawa at sa pagkakasala, iyan ang wala ng kabayaran. So, ipaabot mo sa kanila ang mabuting balita kaya nga niloob ng Panginoon na tayong mga ordinaryong tao na inabot ng liwanag ni Kristo ay magsilbing ilo at liwanag sa pamagitan ng ating pamumuhay ngayon at sa pamagitan ng ating paghayag ng ating pananampalataya upang sila rin na nasa dilim ay ating mabigyan ng liwanag. So gawin mo, isama mo sa mga panalangin ha. Tuwing tayo magtitipon, laging pinahanda tayo ng ating mga panalangin. Ngayon Sabado, mayroon akong bagong kapahayagan. At ito po i-announce ko na kanina, maririnig niya sa ating himpil, pakinggan niyo, tungkol doon sa 10 kitungin na lumapit sa Panginoon. Ang 10 kitungin sa ating kapanahon ng kalintuda daw ay 10 mabibigat na suliranin at kasalanan ng tao ngayon. At kung iyan ay ating ilalapit sa Panginoon, yung ginawa ng Panginoon doon sa 10 kitungin na kanyang pinalaya at nilinis, ganun din ang gagawin sa ating 10 kasalanang mabibigat ngayon sa kapanahonan. Brother Mike, possible ho ba kayo na sa darating na panahon pagbabayaran pa naming mga anak? Well, sinabi ko na sa iyo kung kailan mapuputol yun. Ha? Tanggapin niyo yung bayad na ginawa ni Kristo. Tinubos na tayo ng Panginoong Hesus. Tinubos na tayo. Natatandaan niyo yun. Gaaangkin nila lang natin yun sa pamagitan ng ating tausposong pananalig at panampalataya. At tatandaan niyo ito. Ang ating pananampalata ay may kapangyarihan. Sometimes kasi hindi naiiwas natin doon sapagkat
sumasagi pa sa ating isip, yun ay pandaraya ng demonyo. Yan ang mga bagay na dapat niya na inyo nang nasa inyong kapangyarihan eh. Tanggihan nyo, erebyok nyo, ha? Palayasin nyo sa buhay nyo, kung hindi, kayo na lang ang lumayas. Purihin natin, Panginoon. Thank you. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Praise God. At ang ikatlo pong magtatanong ay mula naman po sa Marikina City, si Sister Linda Banyares. Papurihan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Good evening, Yahweh Shaddai. Good evening, Brother Mike. Brother Mike, ako po ay may anak na 17 years old. Babae po ito. Ngayon po, last Sunday, sumama po sa kanyang boyfriend. Hanggang ngayon po, hindi po umuwi sa amin. Ang katanungan kasi, Brother Mike, naguguluhan po ako dahil wala po dito yung brother husband ko. By December, uuwi na po yun. So ngayon, Brother Mike, ang katanungan ko po kung kukunin ko po siya. Alam mo kung nasaan siya? Nandun po sa lalaki po. Sa lalaki. Hallelujah. 17 years old. Yes, Brother Mike. Oh, yan. Kidnapping yan. Yun nga po, sinabi ko po sa kanila, Brother Mikey, na gusto ko kayong isampa ng kidnapping. E ang sabi naman po ng anak ko, bakit ko daw isasampa ng kidnapping yung lalaki? Dahil siya naman daw ang sumama. Ika mo, kidnapping with consent yan. Damay siya doon. Ayan. Naguguluhan mo ako, Brother Mikey. Kailangan ko po yung advice po ninyo. Okay. Panalangin mo at saka kausapin mo ng... mahusay, paliwanagan mo sila ay nasa minor de edad pa. Wala pa sila sa panahon. At ang kanilang ang paglabag sa magulang ay paglabag sa Panginoon. Sabi mo sa kanila, ha? Ngayon, nabibigla lang yan. 17 years old pa lang. Yes, Brother yung lalaki, Mike. Ilang taon na? Pareho po sila, Brother Mike, nag-aaral. Pareho 17 sila, nag-aaral. Yes, Brother Mike. Mm-hmm. O anong sabi ng anak mo? Yun nga po, kagustuhan daw po niya. Eh, hindi pa po alam ng papa po niya. Oh. Ano kayang gagawin natin dito? Hallelujah. Paalam mo sa mister mo. Magtatago sa mister nyo, ha? Ng mga nangyayari sa pamilya nyo. Sulatan mo siya para magkatulungan kayo sa panalangin at saka sa pagdesisyon sa bagay na yan. Huwag kayong gagawa ng madahas. Ano ba, huwag kang gagawa ng aksyon. Ha? Huwag kang magdidimanda sapagkat ang ididimanda ang sarili mo. Amen? Amen. So, basta't huwag kang manghinawa sa panalangin, dalawin mo sila doon, puntahan mo at sabihin mo, kumusta na kayo? Sasagutin, choir sila. Sasagot yan sa inyo. Bless na bless sa ngalan ni Jesus. Hallelujah. Pagkatapos huwag ka malungkot. Basta kausapin yung mister mo, kamo anong gagawin natin. Hantayin mo ang decision ng mister mo. So hindi ko po kukunin siya. Wag mo na siyang kukunin. Hindi sumasama sa'yo eh. Basta pasyalan mo doon. Ako, kumustahin mo lang. Kamo sabi mo, anak, kamusta ka? Pag sinagot ka, bless na bless ang anis. Sasabihin mo sa kanya, anak, nahihilo ka lang. Hilo ka na kamo, hilo ka na. Dadalangan kitang magising ka. Magigising, isang umaga, pagising, umuwi na siya, umiiyak. Praise the Lord, hallelujah. Naniwala ka? Amen. O, pagkatapos, patatayo natin silang dalawa dyan. Praise the Lord, hallelujah. O, di ba po, Brother Mike, nagkakasala po yun sila? Ay, siyempre, kasalanan yun. Hindi, ibig sabihin po, hindi ko talaga kukunin yung anak ko. Aba, kung makukuha mo, kunin mo. Oo. Praise the Lord. Oh, wag mo lang kakalad ka rin, ha? Thank you. Ikaw ba yung naniniwalang kung bukas pupuntahan mo, sama mo sa panalangin, ngayon makukuha. Amen! Praise God, hallelujah. Mangyayari ang ayon sa paniniwala mo. Thank you, Brother Mike. Thank you, Yahweh Shaddai. At ang susunod naman po ay si Brother Lito Balmeo ng San Ildefonso, Bulacan. Papurihan po natin ang ating Panginoon. Minamahal namin po nung lingkod. Brother Mike, magandang gabi po sa iyo. Ako po si Brother Lito. Ang katunayan po, ang katanungan kong ito ay hindi sa para sa akin, ngunit ito po ay isa sa mga kapatiran sa aming chapter.
Napakaselan po ang desisyon na hinihingi niya sa akin, kaya sa inyo ko po ito inilalapit. Alam niyo po, ang kapatiran na ito ay ang kanya pong problema ay nahawig doon sa akin kung saan 13 taon na po silang kasal. Subalit, Brother Mike, hanggang ngayon po, babae po yung lumapit sa akin na ito. Virgin pa rin po siya. Kaya ho, medyo ho, palibasa napanood niya yung aking kasaysayan, nagtatanong ho siya sa akin. Ngunit Brother Mike, hindi ko madidesisyonan o mapapayuhan ito na maghiwalay sapagkat po kung nung panahon ng aking nasa kadiliman ay may nagpayo ng paghiwalay sa amin at nakahiwalay kami, di sinsan ay wala kaming anak at wala sana ako sa gawain na ito at hindi ko sana naranasan ang pagdaloy ng kapangyarihan ng Diyos sa aking buhay. Kaya Brother Mike, sa panahon na ito po'y nakikinig siya sa radyo, nakatune in siya sa ating istasyon at ang sabi niya ay pakikinggan niya. Kung ano po ang inyong magiging desisyon, ay siya niya susundin sapagkat po may katagalan na po ang kanyang pagdurusa o pagtitiis. Kaya Brother Mike, inaasahan ko na ito ay madidinig niya, madidinig ng mga ibang, baka sakaling mayroong ibang problemang katulad nito, mahalaga po na marinig nila ang inyong opinion o ang inyong magandang ipapayo. Maraming salamat po, Brother Mike. Patayin natin ang Panginoon. Hallelujah. Ay tama dito sa ating aral ngayon yan. Yamang si Kristo'y nagbata ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handa sa pagtitiis. Alam niyo ba, sabi sa Biblia, sa aklat ni Santiago, mapalad ang mga nagtitiis at nagtityaga. Sabihin mo sa kanya, anong pangalan niya? Ang pangalan niya po ay Eva de Jesus. Okay, nakikinig siya ngayon? Opo, Brother Mike. Sister Eva. Hallelujah. Taas ang kamay niyo. Taas kami lahat. Kayo ba'y naniniwalang ang ating mga panalangin ngayong gabi tutugunin ng Panginoon? Amen! Okay ka, Sister Eva. Taas mo rin ang kamay mo dyan. Sabihin mo, Panginoon, hanggat makapagtitiis, ako'y magtitiis. Subalit, hinihiling ko po, tulad ni Abraham, bigyan mo po ng lakas at kapangyarihan at tibay ang aking mister upang magkaroon ng katuparan ang aming pangarap sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Magandang gabi at salamat, Brother Mike. Alam niyo ba na yan ang panalangin ni Abraham nung wala na silang kapag-apag-asa? Isang gabi, lumabas siya sa kanyang tahanan, tumingala sa langit, ang sabi niya, kinakantyawa na siya ni Sarah 25 years na nakakaraan Sabi ni Abraham, tumingala, sabi niya, Lord, enable me. Sabihin niya nga, enable me. Enable me. Ibig sabihin niyan, yung hindi magagawa ng tao, gagawin ng Diyos para sa atin. Amen? O next. Yun lamang po, Brother Mike, at maraming salamat po. Okay. Praise God. Tayong lahat ay magpuri sa Panginoon muna. Bago tayo. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya.
purihin natin ating Diyos. Balikan natin ang ating munting araw ngayong gabi. Tawag dito ang pamagat nito, Living for God. Namumuhay at nabubuhay para sa Panginoon. Therefore, since Christ suffered in His body, arm yourselves also with the same attitude. Because He who has suffered in His body is done with sin. As a result, He does not live the rest of His earthly life for evil human desires, but rather for the will of God. Yamang si Kristo'y nagbata ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handa sa pagtitiis, sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa pagkasala. At ang pinagkukulan niya ng buong panahon sa buhay na ito ay ang kalooban ng Diyos at hindi ang mga pinakamimithi ng tao. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. Isigaw niyo ulit ang salitang attitude. Nawika ko sa inyo kanina, ako may bagong attitude. No? Kapag ako ay nagsasalang katayo, kailangan nakatayo rin yung nakikinig. Subalit, mas may mataas na attitude doon sa aking nakatago. Ayaw kong napipilitan ng tao at nagtitiis dahil sa sarili kong attitude. Hindi baling ako na lang magtiis, wag lang sila. Amen? Kaya, hindi ko kayo patatayuin. Paupuin ko kayong lahat. Purihin natin, Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Ito naman kasi ang problema. Sinabi ko palang paupuin, hindi ko pinaupo, umuupo na. Balak ko palang paupuin, pero naupo na. O, sa taas ang kamay nyo, at ako'y bibilang ng tatlo, sabay-sabay ang upo. Huwag titinan ang likod nyo. Isa, dalawa, tatlo. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, brothers and sisters, alam mo, ang unang panuntunan sa buhay na dapat palang matutuhan ng tao, the first attitude, positive attitude. Kasi ang attitude, dalawang mukha yan eh. Isang negative attitude, isang positive attitude. Now, in my case, mula na ako'y isilang, na ako'y magkamalay, I am always on the positive side. Positive ang attitude. And this is also the attitude that the Lord Jesus Christ, our Savior, have shown. Bibigyan ko kayo isang halimbawa na pinakita ng Panginoong Hesus sa kanyang attitude o pananaw o paninindigan o panuntunan sa buhay. Sabi sa bagay ng kasulatan, I believe somewhere in the Gospel of John chapter 5, walang ginagawa ang Panginoong Hesus kundi yaon lamang kalooban ng kanyang Ama. Narinig niyo yun? Wala siyang ginagawa kundi yaon lamang kalooban ng kanyang Ama. Now, it's a very good principle. Maganda panindigan ho yun. In fact, for that matter, ang ating daigdig, hindi dapat ito nagkakaroon ng malaking kaguluhan ngayon. Kung yung prinsipyo niyan ay pinanindigan ng lahat ng tao sapagkat may utos ang Diyos, sabi doon sa isang bahagi ng kasulatan, ikaw anak, igalang nyo at mahalin ang inyong inay at itay. Sapagkat ito ang utos na may pangako ang Diyos. Lalawig ang inyong buhay sa lupa at anuman inyong gawin ay pagpapalain ng Diyos. Narinig niyo yun? Now, sapagkat yun ay utos ng Diyos, alam nyo kasi sa ating daigdig, may tatlong pamunuan. May tatlong pamunuan, pamahalaan. Tatandaan nyo, lahat na pamunuan na yan ay may patakaran. Lahat na pamunuan na ito ay ordained of God. Ang nagtatag niyan ay ang Panginoon. Ang unang pamunuan nito ay ang familia. It's the family. May tatay, may nanay, there's the head of the family. Ang ama ang siyang ulo o puno ng familia. So the authority from God emanates from him down to the head of the family. Ngayon, kung ang buong familia mula sa asawa ay nakasusunod sa panuntunan na yun,
May kanya-kanyang tungkulin ang bawat isa. Ang sabi nun sa babae, pasakop ka sa lalaki. Ang sabi naman sa lalaki, mahalin mo ang babae. Ang sabi naman sa mga anak, igalang nyo at sundin ang inyong mga magulang. Kung ito ay nasusundan ang panuntunan na ito ng bawat isa, desin sana'y tahimik, payapa ang ating sambahayan. At kung tahimik at payapa ang ating sambahayan, tahimik at payapa din ang ating lipunan. Kung tahimik at payapa ang ating lipunan, tahimik at payapa ang ating bayan. Nasusundan niyo ba? Now, anything against this, lahat na sumasalungat sa panuntunan na yan is rebellion against God. Rebellion against the authority of God. At walang sumalungat sa pumunuan, pamamahala ng Diyos na hindi nagkaproblema sa buhay. Tatandaan yan. Lahat na ating dinaraan ng problema o karamdaman, iyan ang ugat niyan po ay kasalanan, pagsuway, disobedience. Now, bakit hindi tayo makasunod sa mga panuntunan o pamunuan ng ganitong gawain o dili kaya ng ating Santa Iglesia? Sapagkat naging ugat yun doon sa ating paglaki. Nagsimula yun doon sa ating sambahayan. At ito tatandaan nyo, iyan po ay minamana ng bawat salinlahi. Kung anong ginawa natin sa ating magulang, gagawin din sa atin ng ating mga anak. Nasusundan nyo ba? Kaya, pahaba ng pahaba at parami ng parami ang problema sa buhay. Now, ang ating Panginoong Jesucristo ay may isang panuntunan na dapat nating tandaan at sundin. Sabi sa aklat ng Filipos chapter 2 verse 5, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Okay. Our attitude should be the same of that as that of Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even death on the cross. Ibig sabihin, ang panuntunan ng Panginoong Jesucristo, bagamat siya'y anak ng Diyos at tunay na Diyos at alam niyang siya'y Diyos, subalit hindi niya inangkin ang kanyang pagka-Diyos. Iniwan niya yon, hinubad niya upang siya'y maging taong tulad natin, upang makasama natin, makahalubilo natin. Iniwan niya, nagpakababa siya at naging masunurin. Nasundan niyo? Nagpakababa ang Panginoong Kristo at naging masunurin. Bakit? Upang bayaran yung lahat ng ating pagsuway sa magulang at sa Diyos. Nasundan niyo ba? Okay. In other words, yung din natin nagawa noon, ginawa ng Panginoong Kristo ngayon. Now, dapat dumating ang takdang panahon sa bawat tao na yung kanyang mga pagkukulang ay matakpan. Kaya sinasabi sa Banal na Kasulatan, 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. Yung lumang buhay na masuwayin, napapalitan ng buhay na nakasan nyo? Masunurin. Now, brothers and sisters, this is a good attitude in life, yung maging masunurin. Tatandaan nyo, sapagkat yung binigyan ng katungkulan na mamuno, responsibility niya na pangalagaan ang kanyang kawan. Pananagutan niya ang bawat kawan. Pananagutan ng nanay-tatay ang kanyang mga anak. Pananagutan na mamuno ng isang gawain ang kanyang mga kasamahan, ang kanyang kawan. Lalo sa inyong mga tumugon sa panawagan ng Diyos, kung ibig niyong ang inyong pagpapagal, ngayon pa man ay gantihanan ng Panginoon, kailangan isayos natin ang ating panuntunan sa buhay. Amen? Kapag tayo ay napasakop sa isang pamunuan, ang gagawin natin ay iiwan natin yung lahat ng ating panuntunan at katingian sa buhay. We are going to submit our principle, yung panindigan natin, ay masasakop ng panindigan ng isang taong yun. For example, sa gawain na ito, simple, sasabing, kasi marami nagre-reklamo sa akin, sabing,
Bakit nandiyan doon sa ibang gawain, pwedeng manigarilyo ang preacher? Bakit nandiyan doon sa ibang gawain, pwedeng maglasing ang preacher pagkatapos mag-preach? Bakit nandiyan sa ibang gawain, pwede naman niya yung hindi kasal makapaglingkod? Bakit dito hindi? Sabi sa Biblia, suriin ang bawat isa ang kanyang ginagawa. Kung mabuti yun, ipagpatuloy niya at huwag nang iahambing pa sa iba. Narinig yun? So, isang pananaw o panuntunan o paninindigan na maganda yung huwag nyo nang pakialaman yung buhay ng may buhay. Amen? Huwag nating iahambing kasi pag hinambing mo yung sarili mo kay Brother Mike, malulungkot ka sapagkat gwapo si Brother Mike, ikaw hindi. Amen? Kung iahambing ko naman aking sarili sa pare, malulungkot naman ako sapagkat kung hindi pwede magsotana, sila pwede. Kung ihambing naman isang pare sa ang buhay ko sa akin, ang buhay nila sa akin, malulungkot din sila sapagkat hindi sila mag-Amerikan ng nakapulang-pula. Amen? So, prinsipyo ko sa buhay ay ganito, paninindigan. Kaya ako laging gwapo. Pakinggan nyo ito. Yung isang salimbawa, ito isang, may nagkwento sa akin ito. Madalas ko na ikukwento na ito. May isang doktor talaga. Ngayon, pagkatapos nagja-jogging sa umaga, pagkatapos mag-jogging, ang hilig niya, hihingi ng kape, hihingi, hahantayin yung nagde-deliver ng dyaryo. Yung nagde-deliver naman ng dyaryo, sapagkat yung doktor na ito medyo kuripot, pagdating ng Pasko, walang bonus yung nagja-dyaryo, padabog pag tinapon yung dyaryo, dun sa harapan niya, dun sa driveway, ay nakikita lagi ng driver niya. At ang sabi ng driver, sir, sabi niya, di mo napupuna, napakabastos ng magja-dyaryong yan. Magpalit na niya tayo ng magjajaryo. Ginabastos ka na niya eh. Ngumiti ang doktor at sabi doon sa driver, ikaw naman eh, magjajaryo lang yung paapektuhan mo ang buhay mo. Bakit mo paapektuhan yung buhay mo sa ginagawa ng iba? Sila ba ang may hawak ng buhay mo? Narinig niyo? We can avoid so many problems with this kind of attitude. Tatandaan niyo, may kanya-kanyang buhay ang tao. May kanya-kanyang kaloob ang tao. May kanya-kanyang tungkulin ang tao. Ang sabi sa Biblia, suriin ang bawat isa ang kanyang ginagawa. Kung yan ay mabuti, pagpatuloy niya. Kung hindi naman, aba itigil mo na. Kapahamakan ang punta mo niyan. Amen? At wag na nating ihambing sa iba. So, prinsipyo, di ka naman pinilit pumasok dito. Amen ba? Kayo ba inanyayahat ko't pinilit na maglingkod sa gawain na ito? Hindi, basta sumulpot na lang kayo dyan eh. Amen? Lahat yung mga preacher natin yan dyan eh. Basta nagsulputan, tinanong ko, ba't nandito kayo? Tinawag kami ng Panginoon. So, hindi si Brother Mac ay matawag sa inyo. Ang Panginoon ang may tawag sa inyo. Amen? Okay. Ito maganda ito. Kukito ko na sa inyo. Ilan ditong grupo sa atin? Nung siguro, pag ilan tayo, middle, mga 7 or 8 years tayo dito. Alam mo sa atin dito eh, maraming grupo dyan. May saradong katoliko, mayroon naman katoliko, mayroon ibang nalito, katolito. Halo-halo tayo dito eh. Di malaman kung katoliko siya o kung ano na ba siya. Amen? So, dumating dito, ay napuna ako, medyo talagang litong-lito. Ha? Sila-sila hindi magkasundo sapagkat iba-ibang direksyon nila. So tinawag ko sila at nagtapat naman. Okay. Ang tanong ko sa kanila, bakit kayo naririto? Tinawag ho kami ng Panginoon. Okay, welcome. Welcome kayo rito. So balit ka ako, alam nyo ba kung ano ang paninindigan ni Brother Mike? Alam nyo ba kung ano ang relihiyon ni Brother Mike? Alam nyo ba kung ano ang panawagan ni Brother Mike? Alam daw nila. So pinaliwanag ko sila, kung tinago ang aking paninindigan, ako isang katoliko, tinawag ng Panginoon upang bigyan liwanag ang mga katoliko. Narinig yun? At maging yung mga katulito, yung mga katolikong nalito na. Iba na ang sinamahan. Iba na ang paninindigan. Ah? So, kailangan ka ko, yung inyong sariling panindigan at pananaw ay kailangan maiwan sa labas yun. Ang tanong ko sa kanila,
pinaliwanag ba sa inyo ng Panginoon kung sino ang tinawag mamuno ng gawaing ito? Oo naman daw. Kako sino? Kayo ho. O kung ganun kako, pasakop kayo sa namumuno. Oo naman daw. Pag sinabing pasakop, pati yung inyong prinsipyo ay iiwanan nyo. Nang si Kristo ay nagpasakop kay Virgin Mary at kay San Jose, iniwan yung kanyang pagka-Diyos upang sakopin ng tao na inang Virgin Maria. Amen? Otherwise, kung ininsist ni Jesus kay Virgin Mary na siya mas mataas kay Virgin Mary sapagkat siya ay Diyos, abay, hindi magkakaroon ng kapayapaan. Subalit, ibang attitude ang ipinakita ng Panginoong Kristo. Nang siya po ay bumaba sa lupa, siya po ay nagkatawang tao tulad natin. Lahat na hirap dinaanan din niya. Pinagalitan siya ng inang berhen, natatandaan niyo? Pinagalitan ng Panginoong Kristo sa templo at age 12. Nung siya po ay maiwan doon sa templo, nang nawala ng tatlong araw, nag-alala ang Virgin Mary at ang si San Jose. Binalikan nila at masumpungan nila, nangangaral na doon sa templo. Nangangaral na. At marami nang humahanga sa kanya. So ang sabi ng inang Birhen, anak, bakit mo ginawa ito sa amin? Ang sabi naman ni Jesus, abay, di nyo ba alam na ako'y dapat nasa tahanan ng aking ama? Tiningnan siya ni Virgin Mary. Tingin lang. Ha? Yung batang masunurin, tingin lang. Nalalaman na ang ibig sabihin ng namumuno sa kanya. Amen po ba? So tingin lang. Wala nang nasulat dun sa Bibliyang nagsalita pang inang berhen. Tingin lang. Anong ginawa ng Panginoong Kristo? Dahan-dahan na bumaba sa pulpito, lumabas ng sinagoga, sumunod sa inang berhen. At alam niyo bang pinarusahan ng Panginoong Kristo ng inang berhen at ni San Jose? Alam niyo ba yon? Patahimik to, baka nakikinig ang pari sa atin dito. Sabi niya, anong heresy naman yan? Sinasabi niyan. Bakit? After that incident, may nalaman pa ba kayong lumayas, lumabas ng bahay si Jesus? Wala nang nasulat. Bakit? Pinarusahan ng inang berhen. Sabi niya, hanggat wala pa ang takdang panahon, hindi ka maaring mangaral. At hindi nangaral ang Panginoong Jesus buhat noon. Na house arrest. Nasusundan niyo? Na house arrest ang Panginoong Jesus Kristo doon sa karpenteriya. Naging karpentero siya. Ang sabi ng Birhen, diyan, sama ka diyan sa tatay mo. Maglagari ka, magputol ng kahoy. Naging karpentero. Paano ko nalaman? Nang siya po'y nangangaral na, ang sabi ng mga Hudyong nakakilala sa kanya, sino ito? Hindi ba yan yung anak ni Jose'ng karpentero? In other words, nakita nila doon sa shop ni San Jose. Hanggang sa edad na 30 taon. Biro mo yan, from age 12 to 30, ilang taon yan? Sinanay siya. At nagpasakop naman ang Panginoong Kristo. See? Kaya sabi noon sa Biblia sa isang bahagi ng San Lucas, at lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan, buhat na siya ay nagpasakop kay Virgin Mary at kay San Jose. Amen? So, kung ibig niyong umunlad ang inyong kabuhayan, umunlad ang inyong estado sa buhay, at umunlad ang inyong kaalaman sa Diyos at karunungan sa Diyos, ang unang susi ho dyan, attitude sa buhay. Isang attitude ng kababaang loob at pagpapasakop. Pagpapasakop. Now, yamang tayo ay nagpasakop sa isang pamunuan, may tinatawag na panguluhan yan, di ba? Panguluhan. Pag sinabing panguluhan, yung ulong yun ang nag-iisip. Yung ulong yun ang binibigyan ng wisyo na galing sa Diyos. At iyon naman ang nagbibigay ng wisyo doon sa kanyang mga nasasakupan. Nasundan niyo ba? Sapagkat hindi maaring yung buntot ang siyang masunod. Kailangan ulo ang masunod. Amen? Sapagkat kapag ang mga anak na ang siyang nasusunod, hindi magulang, ay magulo ang sambahayan na yan. Maniwala kayo. At hindi pagpapalain yan. Yan ay nangangahulugang hindi pinaghaharian ng Diyos.
Ang isang sambahayan o buhay na pinaghaharian ng Panginoon, maayos ang lahat. Ang ulo ay ulo, ang kamay ay kamay, ang paa ay paa. Amen? Ang nguso ay nguso, ang puso ay puso. Amen? Lahat yan may kanya-kanyang tungkulin at lahat yan ay napakahalaga. Maliit man ang ating ginagampan ng tungkulin, kapag yan ay ginampala natin ng tao sa ating puso at hindi napipilitan lamang, tandaan nyo, wala kayong hihingin sa Panginoon na hindi kayo bibigyan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So brothers and sisters, this is very important. Ang ibig kong ito'y tandaan nyo. Sigaw nyo ulit, attitude. Pakasan nyo. Attitude sa Tagalog, maraming meaning. Pananaw, paninindigan, o saloobin. No? Pananaw, paninindigan, o saloobin. Prinsipyo, in short. In other words, prinsipyo. Ang unang prinsipyo na dapat nating tanggapin is, tayo ay nabubuhay, di para sa sarili, kundi para sa ating Panginoon at sa kapwa. Amen? Pakinggan nyo ito. Hebreos 13, chapter 13, verses 5 to 6 says, huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Walang pag-agam-agam masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot anuman ano ang magagawa sa akin ng tao. Narinig yon? Anong ibig sabihin nito? Ito po isang panuntunan. Ito po isang prinsipyo. Ah, hindi dapat tayo daw magmukhang salapi. Tinan nyo kaninang tanong kanina dyan, no? Salapi yun eh. Alam ang problema ng mundo ngayon, salapi. Yan ang ginagamit ng demonyong panlito sa tao. Salapi, tinan nyo, bakit tayo ngayon lagi nadyadyaryo dahil sa salapi? Ano? Yung mga hindi nagbibigay sang siyang sumisilip at naghahanap. Yung mga nagbibigay naman, hindi naman naghahanap. Ano? Ngayon, problema ko ba yun? Lakasan nyo. Talagang hindi ko problema yun. Sapagkat, di naman ako lang hingi, binigyan ako. Diba? So, ba't nila po problemahin yun? Nasa akin na yun kung anong gagawin ko doon. Diba? Sapagkat binigay na sa akin yun. Amen? Maliban kung niyang bibigay, sinabi sa akin, oh brother Mike, binibigay ko siyan, pero huwag mong gagastusin yan. Aba, eh, kailangan itabi ko sapagkat may walang gagastusin. Siguro sasabi ko sa nagbigay, eh, anong gagawin ko dyan? Itago mo lang. Siguro sasabihin ko sa kanya, itali mo na lang sa bangko. Amen? Kaya binibigay sa atin yung tulong na salapin ito sapagkat yung nagbibigay, pinagpala ng Diyos yun. Amen? At yung nag-udyok sa kanyang magbigay ay yung Panginoon na yun. O attitude din ito. Magkaroon kong attitude, binigay ko na yun eh. Ba't ko pa hanapin yun? Bahala na si Brother Mike yun. Kung iyan ay ninanakaw niya, problema niya yun. Sa impyerno ang punta niya. Amen? At kung totoo naman yung haka-haka nila, pagpapalaim ba ito ang gawain na ito ng kagaya nito? Pagpapalaim ba tayo? Hindi. Sapagkat, tatanda natin, ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Iniisip natin at ng ating saloobin at ng ating ginagawa. So, first attitude, hindi ako pababayaan ng Diyos. Bakit ako matatakot? Tandaan nyo yan. Kung ikaw ay totoong namumuhay para sa Diyos, para kay Kristo nating Panginoon, bakit ka matatakot? Bakit ka mababalisa? Alam mo namang hindi nagkukulang ang iyong Diyos. Amen? Kayo ba'y naniniwalang may Diyos? Kayo ba'y naniniwalang magagawa ng Diyos ang lahat ng ating maibigan? Ay kung ganun, bakit tayo matatakot? Bakit tayo mababalisa sa anumang bagay? See? Tingnan nyo. Ngayon, may pera sa walang pera,
parehong namomobrima. Amen? Yung may pira, namomroblema dun sa pera nila kung paano pa pararamihin. Tiyan mo yan, may pira na, namomroblema kung paano pararamihin. O, natatakot naman, baka naman mawala o maubos. Yung wala naman pira, namomroblema rin kung saan sila kukuha ng pera. Subalit, yung taong hindi mukhang salapi, kundi kamukha at kawangis ni Kristo, no problem. Amen? No problem. Anong gusto nyo? Mukhang pira o mukhang Kristo? Sino gusto maging mukhang Kristo? Hallelujah. Ang yayabang natin, ano? Okay. Gusto nyong makamukha ni Kristo? Oh, ito ang ating aral ngayon eh. Yamang si Kristo'y nagbata ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handa sa pagtitiis. Ibig sabihin, maging handa sa pagtitiis. Bakit? Daraan tayo sa pagtitiis. Bakit ka mo? Tanungin niyo ko. Okay, natatandaan niyo yung nagtanong kanina dyan? 30 years ng kasal, virgin pa. 30 years ng kasal, virgin pa. 30 years, nakatiis. Ha? Thirty or 13? One, three. 13 years. 13 years. Totoo kaya yun? Totoo kaya yun? Pero, bakit niya natiis yun? Sapagkat for 13 years, namuhay siya ayon sa kalooban ng Panginoong Jesucristo. Amen? Nakapagtiis siya. Kung hindi namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, yun baka 1 year lang. Hindi ninabot. Anong 1 year? Baka 1 month lang after na kinasal. Na walang nangyayari, nagtatanong na yun. Ano? Oh, 1 day lang daw. Sabi, hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Baka 1 day lang, nag-reveal din na, ano? Hallelujah. O, tingnan niyo. Pero kapag ikaw ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, maniwala kayo sa hindi, lahat ng bagay ay mapagtitiisan natin. Ito naman tandaan nyo. Sabi sa aklat ni James, mapalad ang mga nagtitiis at nagtityaga. Alam nyo kung bakit sinabing mapalad? Sapagkat sa bandang huli, naroroon ang nakalaang gantimpala. Agyo? Sa bandang huli, naroroon ang nakalaang gantimpala. Tatandaan nyo ito, na alam nyo, for the last 15 years, sasabihin ko ulit sa inyo, maski anong sabihin ng tao, maski anong sabihin pa, maski pa ako murahin nila dyan o kay paratangan ng kung ano, hindi ko ipagpapalit ang kalagayan ko ngayon. Amen? Kisa nung unang ako'y laman ng kasino. Sa kasino, may talo. Kay Kristo, walang talo. Amen? Kay Kristo, walang katalo-talo. Amen? So, para hindi tayo madaig ng mga pagsubok at mapagtagumpayan natin ang mga pagtitiis at pagtiyaga, paghihirap, tatandaan niyo ito, ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwan. Hindi ko kayo pababayaan. Ang tanong ay ganito, ay Brother Mike, kung hindi ko pinababayaan ng Panginoon, bakit 13 taon na itong pagtitiis ko? Ang tanong ko ay, humingi ka na ba ng tulong sa Panginoon? Humingi ka na ba ng tulong sa Panginoon? Ha? Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Walang pagagamaga masasabi daw natin na ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Our help comes from the Lord. Our help comes from the Lord. If only you will ask help. Kung hihingi ka ng tulong, tatandaan niyo ito, buhay at kamatayan, nasa dila na natin nakasalalay. O kanina, kami may pinag-uusapan.
Ibigay ko example sa inyo, Sister Belen, aking may bahay. Tatandaan niyo ito, maganda example ito. Ang sabi sa akin ng may bahay, ang dami mo ng plinano. Ang dami mo ng inisip, ang dami mo ng ginuhit. Walang nangyayari. Kako, paano naman mangyayari yan? Hindi ka naman sumang-ayon ni minsan sa aking mga plinano. Narinig niyo yun? Kapag ang laki at babae, ang mag-asawa, ay hindi nagkakaisa ng mithiin at ng paninindigan at pananaw sa buhay, anumang planuhin ng isa ay hindi magkakaroon ng katuparan. Hanggat iyan ay hindi sinasang-ayunan. Amen? Ito ang isang prinsipyo. Kung hindi ka sang-ayon, huwag ka na lang kumibo. Alam niyo kung bakit? Yung iyong hindi pagsang-ayon ay hindi magkakaroon ng kapangyarihan hanggat hindi mo hinahayag. Tatandaan niyo, kapangyarihan ay nasa ating mga bibig. Kaya sabi sa isang bagay ng kasulatan, pananagutan ng tao pagdating ng takdang panahon ang bawat salitang kanyang binitiwan na walang kabuluhan. So be careful with your words, even in your conversation. Maski sa inyong mga core crops natin ngayon, we are after this series, ay ating i-reorganize. Be not afraid, huwag kayo matatakot kung totoo kayong tinawag ng Panginoon. Dalawang bagay kasi yung tinawag, no? Dito sa gawain na ito. May tinawag, may nagpresenta. Nasusundan niyo ba? Yung tinawag, kapag yung tinawag ng Panginoon, wala kang dapat alalahanin. May nalalaman ka o wala. May pira ka o wala. May posisyon ka o wala. Huwag kang mag-alala kung tinawag ka ng Diyos. Bahala ang Diyos magbigay sa iyo ng posisyon. Bahala ang Diyos magbigay sa iyo ng karunungan. Amen? So, balit kung ikaw naman ay nagpresenta lang, abay, problema mo yan. Sapagkat kung ikaw ay nagpresenta, nangangulugan, mayroon kang daladalang karunungan, mayroon kang daladalang kayamanan, mayroon kang daladalang kakayahan. Ang madalas niyan kapag ikaw ay pumatak doon sa nagpresenta, hindi mo makakasundo yung namumuno sa iyo. Sapagkat mayroon kang sariling direksyon sa buhay. Amen? Madalas sinasabi ko sa atin dito, sa ating makatulong dito, okay, madalas pinadala natin sa ibang bansa. Pag binigyan ko silang mission order, hindi na magtatanong yan kung sino magbabayad ng kanilang pamasahe sa eroplano. Hindi na magtatanong yan kung paano ikabubuhay ng kanilang pamilya dito sa Maynila habang wala sila dito. Hindi na magtatanong yan kung anong pakikita nilang pocket money doon sa kanilang pupuntang bansa. Hindi na, sapagkat yamang sila'y sinusugo ko at sinugo ng Panginoon sa gawain ito, pananagutan ng gawain ito ang lahat ng kanilang gagastusin. Amen? Ayan. Ay, pero kung nagpe-presenta, amen? Ngayon, kung tayo tinawag ng Panginoon, hantayin natin kung ano ang ibibigay niyang tungkulin, gawain, na ibibigay sa atin ng Panginoon. At iyon ang ating gampanan. Amen? Halimbawa, ang binigay sa tungkulin ng Panginoon, umupo diyan para pumalakpak, igihan mo na ang palakpak mo. Igihan mo na ang palakpak mo. Amen? Okay, makinig kayo. Alam mo kasi yung paglilingkod sa Panginoon, hindi lang yung naghahayag ng salita ng Diyos, ha? Sa totoo lang, yung pagdalo nyo, paglilingkod na sa Panginoon yan. Yung pagdalo nyo sa ganito magawa, yung paglilingkod na sa Panginoon yan. Bakit kanyo? Ako ay may patuto sa inyo, madalas ko nang kinukin sa inyo. On the fifth year of this ministry, nagkaroon tayo ng anniversary sa Rizal Football Stadium. Umuulan malakas noon. May isang galing sa somewhere in Batangas, age 65, mulang 15 years old, may rayuma. Inaakay ng kanyang mga anak. Hindi maaring mabasa siya ng tubig. Kapag nabasa ng tubig, mamabaga ng kanyang tuhod, hindi siya makakalakad. So balit, nang dumating daw sila doon sa Rizal Football Stadium, mag-alasize ng hapon, di na sila nakapasok sa pagsiksika ng tao. Di lang alam ganun karami ang tao. Nandun lang sila sa may pintuan. Doon na sila katayo magdamag. Ayon sa kanilang patotoo, di lang na namalayan yung pala'y nagdamag na sila ang tubig hanggang tuhod na sa kanilang kinalalagyan. Kako, bakit? Kasi anong nangyari, nang bigla kaming dumating at namangha kami sa dami ng tao, kami ay kinilabutan. Nakalimutan namin aming sarili hanggang sa magdamag.
maski ang aming baon sandwich na aming daladala, hindi namin nakain. Alam niyo, anya brother, may kinabukasan, yung aming tatay na dati ay rayumahin at hindi makalakad, umuwing tumatakbo. Umuwing tumatakbo. Alam niyo kung bakit? Sapagkat hindi niya lubos maisip bakit ganung karami ang tao. Sa totoo lang, bawat taong dumating doon nakatulong sa kanyang pananampalataya. Nasusundan niyo ba? In other words, huwag niyo sasabihin na yun, nandito na lang ko sa labasan dito, nakatayo na lang ko dito, ano pang aking silbi dito, ako nandito sa mataas. Maniwala o kayo, kung hindi kayo magre-reklamo, uuwi kayong pospos ng Espiritu ng Panginoon. Amen? Sapagkat kayo ay nakapaglingkod na sa Panginoon. Tatandaan niyo, sabi sa manlalaklat, lahat na ating ginawa ay gagantihan ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So, unang attitude natin sa buhay tulad ni Kristo. Ha? Para tayo hindi magkaroon ng mabawasan ng ating, hindi ko sinasabing mawawalan tayong problema, at least mabawasan yung inyong mga kabalisahan sa buhay. Tandaan nyo ito, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Walang taong nanalig sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. Amen? Ipaaabot lang natin sa Kanya ang ating mithiin at kailangan. Alam nyo, sa akin natutuhan na maliit lang, kaunti lang, napulot ko sa Biblia. Kaya palang Panginoon hinahayaan na magkaroon tayong pangangailangan, problema, sakit, upang kailanganin natin siya. Sapagkat kung wala tayong kailangan, di natin naaalala ang Diyos. Kasundan niyo yun? That's why God allows or creates needs for each one of us. Siya ang gumagawa ng ating pangailangan upang kailanganin natin siya. He creates needs so that we will need Him. Amen? Now, kung nasa sa atin na ang lahat ng bagay, dangerous din yan. Baka hindi na natin kailanganin ang Panginoon. Pero ito yung tandaan nyo. Sabi sa Biblia, kapag inuna natin ang Diyos, una sa lahat, Siya ang nangunguna sa atin, nakasunod tayo sa Kanya, lahat ng ating kailangan susunod sa atin. And all these things shall follow us. Amen? All these things shall follow us. Now, second principle, tuturo ko sa inyo para makapagtiis tayo. Sapagkat yamang si Jesus natin pa na nagtiis, dapat din daw tayo magtiis. Sapagkat yung nakapagtitiis at titiyaga na ay nakalaya na sa kasalanan. Nakalaya na sa kasalanan. Gusto niyo pa bang bumalik dun sa kasalanan? Huwag na, sapagkat sabi ni San Pablo, isang bagasulat sa aklat ng Roma, wala nang dugong ibubuhos pa upang linisin ang ating kasalanang patuloy na ginagawa. Amen? Ang nakalaan na lamang niya sa atin ay ang nakatatakot na hatol pagdating ng takdang panahon kapag tayo ay nagpatuloy sa pagkakasala. So, tatandaan nyo, di natin madadaya ang Diyos. Amen? Alam nyo kung saan tayo nakatulad sa Panginoon? Sabi sa aklat ng Genesis, sabi doon sa aklat ng Genesis, ngayon, tulad at kawangis na natin ang tao. Saan? Sa kaalaman ng masama at mabuti. Narinig yun? Tulad na tayo sa Diyos na alam natin ang masama at mabuti. Isang bagay lang, hindi tayo makatulad sa Kanya. Ang gawin ang mabuti. Narinig yun? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Tinan nyo yan. Ha? Alam na nating masama. Subalit, iyon ang ating ginagawa. Yung mabuting dapat nating gawin, di natin magawa-gawa. Di nyo ba napupunan yun? Nangyari din yan kay San Pablo Apostol. Sabi ni San Pablo Apostol, ano bang nangyayari sa akin?
Bakit yung mga bagay na didukdik ko dapat gawin, siya kong ginagawa? Yung mga bagay na dapat kong gawin, hindi ko magawa-gawa. Ano ba ito? Sabi ni San Pablo. Sino makapagliligtas sa kabulukan kong ito? Alam niya, bulok siya. Sino niya makapagliligtas sa kalagayan kong ito? Finally, he answered and says, ay, salamat sa Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, maliligtas ako sa kalagayan kong ito. Amen? So, kung tayo ay mamumuhay at mabubuhay para kay Kristo at ayong kay Kristo, yung di natin maiwasan na pagkakasala, maiiwasan natin ngayon. Ano kung bakit? Sapagkat si Jesus ang mamamagitan sa atin. Siyang magbibigay sa atin ng kalakasan upang magawa natin yun dapat nating gawin. Nakikinig ba kayo? So, kung mayroon kayong bagay na hindi maiwasan, na alam naman nating masama, di makabubuti sa atin, abay ialay nyo sa Panginoon. Bring it to the Lord in prayer. Yun totoo. Hangarin natin na tayo ay tulungan niya at makaligtas doon sa kalagayan na yun. May mga tao nga naman na pakinig ng salita ng Diyos, nandoon na yung ako na naman yun. Tinamaan na naman ako. Ay ba? Ako na naman ang tinutukoy nito. Ha? Ay sister, kung laging ikaw na lang ang tinutukoy, hindi ka pa nagbabago, mag-iingat ka. Sapagkat para kanyang pinipig. Kakita kayong pinipig? Yung pinupokpok ng pinupokpok? Ha? Ano lang nangyayari sa pinipig pag pinupok ng pinupok? Piping-pipina. At pag piping-pipina yun, di ba yung matigas na yun? Tumitigas yun, di ba? May panahon na patitigasin ng Diyos ang ating puso. Iyon ang ingatan natin. Sapagkat kapag tumigas na ang ating puso, ha? Naku, delikado yan. Atake di korason yan. Nasusundan nyo? Ibig sabihin yan, mapuputol ang ating relasyon sa Diyos. May tao ba dyan? Purihin natin, Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Okay, tatalogin ko kayo. Kayo ba'y laang mabuhay at mamuhay para kay Kristo? Ulitin kung tanong nyo kayo. Ha? Kayo ba'y laan, mabuhay, at mamuhay para kay Kristo? Sinong laan, mabuhay para kay Kristo? Tasa kamay. Okay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Lagay ang kamay nyo sa dibdib nyo. Kung totoong kayo'y laan na mabuhay at mamuhay para kay Kristo, handa ba kayong magtiis? Handa ba kayong magtiis? Mayroon doon, di ko nakikita yung usong umi-amen eh. Di malaman ang sagot niya eh. Amen? Handa ba kayong magtiis? Ayan, kayo may sagot niyan. Ha? Sapagkat walang taong makapaglilingkod at makapamumuhay para kay Kristo na hindi marunong magtiis. Alam niyo kung bakit? Ang dami ng tukso sa mundo. Kasi sigaw mo pala ng amen, may kumalabit na sa'yo. Narinig yan? Totoo yan. Kasi sigaw mo pala ng amen, makapagtitiis ako, may kumalabit na sa'yo. Ang sabi, punta muna tayo sa CR. Yun lang din na pagtiisan eh. Amen. Orin na ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Pero tatandaan niya naman ito, mapalad ang mga nagtitiis para kay Kristo, mapalad ang mga nagtitiyaga para kay Kristo, sapagkat pagdating sa bandang huli, lahat na kailangan nyo, bibigay ng Panginoon Jesus. Amen? At saka ganito yun eh, Kapag kayo ay nabuhay para sa mister nyo, ay naku, ang daming problema niyan. Maraming sama ng lubabuting kayo dyan. Pag kayo ay nabuhay para sa misis nyo, lalo kung hindi ka mahal, naku,
Ito niyo si Brother Mike. Pero ako'y minahal ko ang may bahay ko para kay Kristo. At dahil para sa Kanya, napagtisan ko ang lahat. Pagdating ng manamang huli, nagtagumpay si Brother Mike. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Okay. Tanda nyo, unang attitude. First attitude is that, tanda nyo, ang lahat ng inyong tulong ay sa Panginoon nang gagaling. Yeah. Lahat ng ating Panginoon na tulong sa Panginoon nang gagaling. Kaya ngayon, yung mga problema nyo sa asawa noon, huwag nyo nang problemahin yan. Kailangan nyo tulong baguhin ang mister nyo na kuhingin nyo sa Panginoon. Ibibigay ng Panginoon yan. Amen? Huwag kayong susuko. Huwag kayong susuko. Handa ba kayo? Handa kayong lumaban hanggang sa huling sandali? Sinong laging handa? Okay, sabihin nyo, Panginoon, buhat ngayon, ako ay mabubuhay para sa iyo. Hindi ako matatakot, hindi ako mangangamba, hindi ako mag-aalala sa anumang bagay sapagkat nakailangan kong tulong sa iyo nagmumula. Wala kayo? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Second principle. Pangalawang attitude o paninindigan. Ayon kay Pedro Apostol o unang Pedro Kabanatang 5, mulang talata ang 2-4. Ipinamamani kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod, hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran o mabuting halimbawa ng inyong makawan. At pagparito ng Pangulong Pastol ay tatanggap kayo ng maningning na korunang di kukupas kailanman. Did you hear that? Sabi ko sa inyo eh. Ito ang ating pakamithiin. Ha? Sapagkat yung mga pansamantalang ating tinatanggap ngayon, yung yaman na yan, yung higaan na yan, yung damit na yan, naluluma lahat yan. Kumukupas lahat yan. Subalit itong regalong nakalaan sa mga magtitiis at magtitiyaga para kay Kristo, sabi nito, korunang nagniningning na di kukupas magpakailan paman. Amen? Okay. Pangalawang prinsipyo attitude sa buhay para tayo makapagtiis at makapagtiyaga. Tatandaan niyo ito. Ang lahat ng hirap, all kinds of sufferings na ating babatahin sa buhay na ito, ay baliwala ang lahat niyan katumbas ng gantimpalang inilaan sa atin ng Panginoon. Narinig niyo? So, kapag dumaraan tayo sa matitinding dagok ng buhay, pagtitiis na pagtitiasan natin, tatandaan niyo lagi, huwag kayong malulungkot, ni huwag kayong magrereklamo sa buhay. Ito lang inyong laging sasabihin, ito lang. Sinabi lang nilang ako'y magnanakaw, di naman. Ito lang ba? Kayang-kaya namin ito ng Panginoong Hesus. Amen? This is nothing compared to the reward that Christ Jesus my Lord has prepared for me. Amen? Baliwala ang lahat na itong aking pagtitiisan. Pagalitan man ako ng aking misis, pagalitan man ako ng aking mister, paghandaan man ako ng tabak at sibak. Huwag man akong papasukin at matulog ako sa labas. Sister, sabihin mo lang, baliwala ang lahat na pagtitiis na ito sa gantimpalang inilaalaan sa akin ng Panginoong Hesukristo.
Amen? Inabot ng matinding karamdaman. Sa halip na aray ang iyong sasabihin, pag medyo sumasakit, sasabihin mo, purihin si Jesus. Sasabihin mo lang, purihin si Jesus. Ialay mo ang bawat hapdi na nararamdaman mo sa Panginoon. Maniwala ka, mapagtatagumpayan mo yan. Kinabukasan, wala na ang iyong karamdaman. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Halimbawa, hirap na hirap ka na, hindi ka na makahinga. Pikit mo na lang ang mata mo. Sabihin mo, Panginoon, bahala ka na. Tapos tumigil ka ng paghinga. Amen? Eh kasi hirap ka nang huminga eh. Eh tumigil ka na lang paghinga, hirap kang huminga eh. Makikita mo yan, biglang luluwag ang dibdib mo, magugulat ka, sasabihin mo, purihin si Jesus. Sabihin mo nga, sister, purihin si Jesus. Sabihin mo, purihin si Jesus. Lakasan mo. Lakasan mo. Purihin si Jesus. Amen? Sister, huwag ka mag-alala. Ngayong gabi, may regalo ka sa Panginoon. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. Mga bagay na dapat natin tanan bilang mga lingkod ng Panginoon. Okay, may dalawa tayong prinsipyo. Paninindigan, ha? Tayo'y nabubuhay di para sa ating kundi para kay Kristo. Wala tayong dapat katakutan o pangambahan sapagkat lahat ng ating tulong sa Kanya nang gagaling. Amen? So, may problema darating, may pangailangan tayong darating. Bakit hindi ang damage yan, ano? Nung una, pag natin ng problema, din natin malaman kung ano ating gagawin, ano? Inaaway na natin yung nanay, inaaway yung asawa, inaaway kung sino-sinong inaaway, lalong dumadami ang problema. Ngayon, hindi. Kapag dumating ang problema, unang gagawin nyo, tatawa ng malakas. Lakasan nyo. Kaya nyo yan? Oo. De, pagdating ng mystery mo, may problema ngayon. Nakahanda ngayong itak. Anong gagawin mo? Tatawa ng malakas. Tatawa yan. Sasabihin niya, ano ka nasisiraan? Lakasan mo lalo. Pag hindi ka naman tinuluyan tagain. Purihin na Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Ano ba? Ayan mga prinsipyong ganyan. Hindi tayo tatanda dyan. Maniwala kayo. Alam yung problema? Alam yung problema? Parang bisita yan. Dumarating sa bahay natin, kumakatok. Diba? Pag pinansin nyo, alam yung problema, gusto ng problema yung nakasimango tayo. Diba? Hindi nakasasalubong ang mata o nakatulis ang uso natin. Yan gusto ng problema. Pag sinalubong ang problema yung nakatulis ka, nakutuwan-tuwa yan. Pero kapag hinarap mo ng humahalakha ka, pati ang problema, mahihilo yan eh. Oo. Sasabihin ng problema, mali yata ang napasukan ko. Purihin na naman yun. Amen? Hallelujah. Pag nagawa niya yan, nabubuhay na kayo para kay Kristo. Amen? Eh, ano yan eh? Sa primero, mahirap gawin niya kasi may mga tao mahirap tumawa. Diba? Mayroon akong nakilala talagang sa buong buhay niya, hindi pa tumawa. Oo? Oo? Ngayon, di minsan na sumama sa ating pagtitipon, eh, talaga nakikita ko, hindi tumawa, nagtatawa na ng lahat, hindi pa siya tumatawa. Finally, nung bandang huli nakita ko, tinignan ko, nang makita ko, biglang humalakhak. Patapos na sa katatawa niya, dumugo yung labi niya. Paglapit sa akin, sabi ko, bakit?
dumudugo ang labi mo. Ay, bala, may 45 years na ako hindi tumatawa. Oh, siguro sa pagtawa niya, napunit yung kanyang uso. Tatandaan nyo, laughter is the best medicine. Ayan. Laughter is the best medicine. Kaya yung may sakit na dinadala dito, pag nakita kong tumawa na, pinagaling na yan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Mahirap yata tumawa yung may sakit, ano? Oh, pero huwag kang mag-alala, sister. Tingnan mo ang mukhang ito. Ito. Ha? Lakasan nyo. At sa ngalan ni Jesus, ngayon din, pinalalaya kita sa lahat ng oring karamdaman. Amen? Ayan. Kita nyo? Nakita ko yung ngipin niya. Hallelujah. Magaling na yan. Magaling na yan. Naniwala kayo magaling na yan? Okay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Tayo tayong lahat. Tayo tayong lahat. Nasiyah na kayo sa uupo nyo? Nahirap naman ko sa katatayo ko dito. Hallelujah. Tawa muna tayo lahat. Hallelujah. Anong ginagawa nyo? Dapat tumawa kayo. Oh! Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Alam niyo ba kung anong tinapong ko sa inyo? Gusto niyong malaman? Tira na naman daw. Mukhang tira talaga ito eh. Hallelujah. Kaya kita mo kung anong mukha tayo. Tasa kamay niyo. Ito ang itinapong ko sa inyo. Pagtitiis at pagtitiyaga. Hallelujah. Hindi ba may kanta niyan? Magtitiis, magtitiis. Tatandaan niyo yun? Ba't kayo nandiyan? Tasa kayo dito? Sakaling ang ginhaway di pa natagpuan, kung sakaling ang ligaya'y di pa nakakamtan, sa palad mo, Jesus, ako ay lagi na nakatanaw. Sa buhay mong lahat di pa nakakamtan, pagtitiis, pagtitiis pagtitiis ang kailangan kong babatid. Kaya ikaw, Panginoon, ang aking tutularan. Pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mabatid. Ang buhay ko ay lalago kung mayroon pagtitiis. Sakaling ang ginhaway di pa natagpuan, kung sakaling ang ligaya'y di pa nakatampan, sa palad mo, Jesus, ako ay lagi na nakatanaw. Sa buhay mong lahat di pa natagpuan,
nakakamtan. Pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mamati. Kaya ikaw, Panginoon, ang lagi kong tutulara. Pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mamati. Kaya ikaw, Panginoon, ang aking tutulara. Pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mamati. Ang buhay ko ay lalago kung mayroong pagtitiis. Pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mamati. Kaya ikaw, Panginoon, ang aking tutularan. Pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mamati. Kaya ikaw, Panginoon, ang aking tutularan. Pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mamati. Ang buhay ko kung mayroon pagtitiis. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Okay. Kid, lagay niyong kamay sa inyong dibdib. Now, brothers and sisters, the second attitude na dapat nating panindigan, tandaan natin tayong lahat ay katiwala lang ng Panginoon. Narinig niyo yun? Unang paninindigan, kung tayo'y mabubuhay para kay Kristo, wala tayong dapat katakutan, wala tayong dapat ipangamba, sapagkat lahat ng ating tulong sa Panginoon ang gagaling. Pangalawang prinsipyo o paninindigan ay tayo'y katiwala lamang ng Diyos sa lahat ng bagay. Ang lahat ay para sa Kanya, galing sa Kanya, babalik sa Kanya. Sundan niyo yon? In short, bilang mga katiwala, di tayo pababayaan ng Diyos. Ngayon, bilang mga katiwala, gampanan natin ating tungkulin ng maluwag sa ating kalooban. Hindi napipilitan. Kung ikaw ay isang ina, gampanan mo ang iyong pagkaina ng maluwag sa iyong kalooban, di ka napipilitan. Kung ikaw ay isang ama, gampanan mo ang iyong tungkulin ng maluwag sa iyong kalooban, hindi ka napipilitan. Sa gawain naman, kung ikaw ay isang tagatulong, tagaayos ng silya, ayusin mo na mabuti ang silya hanggang sa magkasira-sira. Ibig sabihin, huwag mo ibabagsak para magkasira-sira yan. Ayosin mong maluwag. Basta lahat maluwag sa kalooban. Amen. Gagawin natin ng maluwag sa kalooban at hindi napipilitan. Sapagkat kapag pilit ang ating paggawa, wala tayong biyayang tatanggapin. So everything we do it as unto the Lord, with an open heart, an open mind, and with joy, may kagalakan ang ating paglilingkod. Maniwala kayo, wala tayong pagtitiisan at pagtitiyagaan na hindi tayo gagantihan ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Labas ang inyong mga prayer request. Every time you go to fellowship like this, prepare your prayer request sapagkat sa Diyos natin hihingin ang lahat ng ating tulong. Amen? Kayo ba'y naniniwala na sa ating pagtitiyaga ngayong gabi, may tulong na ibibigay sa atin ng Panginoon? Yan. Kunin niyo yung lyrics ng bagong awit nyo na, ng pagtitiis at pagtitiyaga. At yan ay para sa lahat na lingkod at maglilingkod sa Panginoon. Gagawin nating team song yun. Ha? Kapag may problemang dumarating, kakantahin nyo lang yun, magtitiis, magtitiis. Pag iniwan ka ng mister mo dahil sa gawain mo dito, kantahin mo lang yan.
Lagi tayong handang magtiis. Amen? Tatanda naman natin, basta, hindi tayo basta nagtitiis, ha? Baka naman kayo tiis ng tiis lang dyan. Tatanda nyo, nagtitiis tayo para kay Kristo. Amen? Sapagkat siya naman ang gaganti kapalit ng ating pagtitiis at pagtityaga. Amen? O sige, tasa ang ating mga prayer request. O, sama nyo na lahat na daladalahan nyo para isang hingian na lang. Yan. Ang inyong mga handbags. Buksan yung mga handbags na yan. Para yan ay punuin ng Panginoon ngayon. Amen? Aniwala kayo? Eh, counting tiis. Yung hinihingi nyo sa Panginoon, ibibigay yan. Amen? Okay. Taas natin at tayo tumingala sa Panginoon. Sabihin natin, Panginoong Hesus, sa gabing ito, ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mabuting balita na ibinigay mo sa amin. Loobin mo nawa na buhat ngayon magtaglay ako ng bagong pananaw, paninindigan sa aking buhay tulad ng sayo na pagtiisan, na pagtitsagaan ang lahat ng bagay alang-alang sa kalooban ng Ama. Ganon din ako, alang-alang sa kalooban mo, Panginoong Hesus, pagtitiyasan ko, pagtitsagaan ang lahat ng hirap na aking daraanan, sapagkat alam kong lahat na tulong na aking kailangan ay iyong ibibigay, ibibigay, ibibigay. Loobin mo nawa na ako'y maging mabuting katiwala, maluwag sa loob, masayang naglilingkod at hindi napipilitan lamang, maluwag at malinis na puso ang aking iaalay sa bawat sandali, sapagkat alam kong lahat ng aking gagawin para sa iyo ay may laang gantimpala ngayon at sa buhay na darating. Panginoong Hesus, sa pamagitan ng maliliit na sangkap na tinataas ko ngayon, alam kong lahat kong kahilingan at kailangan na tulong ay ibibigay mo ngayon, sapagkat ikaw ang Diyos na higit sa sapat ng lahat kong kailangan ngayon. Yakapin natin ang ating mga kamay. Oh,
Okay, pakibabangin yung mga hawak kamay. Mayroon pa akong isang huling ituturo sa inyong attitude sa buhay. Okay. Tasan yung dalawang kamay na walang hawak. Tatandaan nyo, para tayo makaiwas sa mabibigat na suliranin, bagamat tayo ay laang magtiis at magtiyaga, maiiwasan naman ang mabibigat na suliranin kung ito'y inyong tatandaan. Tatandaan nyo, kadalasan at karamihan, 90% ng problemang dumarating sa buhay ng tao, gawa natin. Narinig niyo yun? Tayo ang gumagawa ng sarili nating problema. Nasusundan nyo? Okay. Para maiwasan ang lahat ng bagay niya, ito tatandaan nyo. Ang buhay natin ay maghapon lang. Sundan nyo yun? Ibig sabihin, huwag kayong mabuhay bukas. Huwag kayong mabuhay sa kahapon. Ngayon tayo mabuhay. Amen? Mabuhay tayo one day at a time. Isa-isa lang. Ha? Yung nagawa natin sa maghapon, salamat sa Diyos. Yun din natin nagawa, ang sagot dyan, may bukas pa. Sabihin nyo. May bukas pa. Akasan nyo. May bukas pa. Magandang attitude sa buhay yan. Don't pressure yourself. Huwag natin bibigyan pabigat ang ating buhay. Di kayo gumaling ngayon, sabihin nyo may bukas pa. Ibig sabihin, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Amen? Ang taong nabubuhay kay Kristo ay di dapat mawala ng pag-asa. Pagdating ng takip silim, ang sigaw natin may bukas pa. Ibig sabihin yan, matulog tayong mahimbing pagdating sa bahay. May nangyari sa walang nangyari sa maghapon, may bukas pa. Narinig yun? Taas ang kamay. Sabihin nyo, Panginoon, buhat ngayon, di na ako mababalisa. May nangyari sa wala, sa maghapon, may bukas pa. May bukas pa. Iwala kayo? Purihin natin ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay, taas ang kamay niya. Magayway niya ang kamay niya. Kayo ba'y naniniwalang sa pamagitan ng paglilingkod, kamay niyo'y pagpapalain? Kayo ba'y naniniwalang sa pamagitan ng paglilingkod, anumang mahipon niyo, pagpapalain ng Panginoon? Kung may sakit, pagagalingin ng Panginoon. Kung walang pira, bibigyan ng Panginoon. Sinong gustong bigyan ng Panginoon ng pera? Basta talaga sa pira, ang lakas natin dyan. Hallelujah. Okay, taas ang kamay, yung gustong bigyan ng pera. Okay, makinig muna kayo. Ako magtatapon ngayon. Isisigaw nyo kung magkano yun. Isisigaw nyo kung magkano yun. Kung magkanong may sigaw nyo, yan ang pananampalataya nyo. Hanggang sa muli, magpalain tayo ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Purihin ng Diyos, purihin ang ating dakilang Yahweh Shaddai at ating pong napakinggan ang katatapos po lamang na playback ng naibigay ng ating minamahal na punlingkod Brother Mike Z. Velarde
at kanya pong napagtuunan pansin ang sa pagbasa ang 1 Peter chapter 4 verses 1 to 11 at ang naging tema ay ang living for God na naibigay ang ilang mga bahagi ng kanyang naging panayam ay tungkol sa attitude. Attitude o kaya ay masabing saloobin o pananaw at pamumuhay sa na mayroong magandang attitude. At ang verses 1 to 2 ay nagpapaalala tungkol sa pagiging handa sa pagtitiis. Pagtitiis, isang magandang attitude ang tao'y mayroong matiisin, mapagtiyaga, mapagtiis. Allow me to read yung 1 Peter chapter 4 verses 1 and 2. Yamang si Kristo'y nagbata ng hirap sa buhay nito, kayo man ay dapat maging handa sa pagtitiis, sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay nito ay tumalikod na sa pagkakasala. At ang pinag-uukulan niya ng buong panahon sa buhay na ito ay ang kalooban ng Diyos at hindi ang mga pinakamimithi ng tao. Oo nga naman, living for God, attitude, na handang magtiis, handang humarap sa merong dalawang anyo or mukha ang attitude. Pwedeng maging negative, pwedeng maging positive attitude. At ito ang pinapakitang magandang halimbawa ng ating Panginoon. Wala siyang ginagawa kundi ang kalooban ng Ama. So, tayo man, kung ito ang ginagawa natin, kalooban ng Amang ating ginagawa bilang ating attitude o saloobin natin, ay tsak pagpapalain din tayo ng ating Panginoon. Kasi nandoon tayo sa kanyang kalooban. Ang ating attitude ay laging may tiisin man, may pagsubok man, ay tayo nagtitiis, nagtsatsaga. Doon nakikita yung ating pong katapatan sa ating kaugnayan sa Diyos. Naho, halimbawa, sa loob ng lipo ng ating ginagalawan o sa pamilya, nabanggit po ng ating minamahal na punlingkod na ito ang unang na institute ng ating Panginoong Diyos, ang instituted by God ay yung pamilya. Kaya mahalaga sa pagiging pinagkatiwalaan ng Diyos ang merong pagmamahal, respect bawat sa bawat pamilya, ang pagiging masunurin sa bawat pamamahala, patakaran. Kasi kapag mayroong pagsuway, naalala natin ang pagsuway ay nagbubunga, nag-generate ng another pagsuway. Kaya nagkakaroon ng kaguluhan, naging magulo ang pamilya kasi mayroong pagsuway, hindi nagpapalaga sa pamamahala ng magulang sa mga anak. At minsan naman, mga anak naman ay nawawala ang kalang magandang saloobin, magandang attitude. Manapay ang pinapairal ay ang pagsuway. Kaya bandang huli, sila man ay nag-aani ng pagsuway. Pagsuway o pagdating ng panahon ng mga anak ay naging mga magulang na, yung kanyang ginawang pagsuway ay inaani din nila. Na po, maliban lamang kung ito ay naisuko na sa Panginoon, na ipabago ang sa Panginoon ang magandang attitude, ayon. Ang Philippians chapter 2 verse 5 nagbibigay ng paalala sa atin, na ang attitude natin ay dapat maging katulad kay Kristo, nagpakababa at sumunod. At dahil diyan, ni-remind din tayo ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ang sino man nakipag-isa kay Kristo Jesus ay bago ng nilalang. At dahil a new creation na siya, siya po ay naging masunurin sa kalooban ng Panginoon. Ang kanyang attitude ay nakikitaan ng magandang attitude, ang pagiging masunurin.
At ilan sa mga principle in life na ipinapakita na magandang halimbawa ng ating minamahal na Panginoon ay ang kanyang magandang paninindigan. No? Di na siya nagbibigay siya po ng paalala. Halimbawa, ang Galatians 6:4, sabi doon ay suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Kung mabuti ang kanyang ginagawa, magalak siya at huwag nang ihambing iyon sa ginagawa ng iba. Magandang attitude po ito. Ano ho, huwag na tayong maghambing pa ng ginagawa ng iba. Dapat mabuting ating ginagawa at tama upang maghari sa ating puso ang kagalakan. Bahagi ng ating attitude, bagamat may tiisin, mangibabaw pa rin ang galak. Nagpapasakop. Kapag may pagpapasakop, siyempre, marunong sumunod sa patakaran. At nare-realize po natin ang teaching na ibinigay ng ating Panginoon ay para po sa mga manggagawa. Di lamang sa mga manggagawa, mga taong pinagkatiwalaan ng mga tungkulin. No? Sa lipunan, sa community, lalo-lalo sa pamilya, unang-una sa pamilya. No? At na-remind din sa atin na dapat ay bilang namumuno, siya ang dapat susundin. Magbigay siya ng halimbawa, no? Sa ulo at buntot, hindi ang buntot ang dapat masusunod, kundi ang ulo. Pag nakakita ko ng aso naglalakad, ang buntot niya ang sinusundan, lakad niya ay paurong, nakaw, ay malungkot po na sitwasyon niyan. Pagkagayon, ang buhay ng tao ay laging paurong ang takbo ng buhay niya. Ayan. So, tayo po yung nire-remind ng ating Panginoon na dapat meron tayong magandang attitude bilang mga lingkod, bilang mga pinagkatiwalaan, mga tungkuling ipinagkatiwala sa tao, ay ang attitude ay talaga namang marunong magpasakop. At kapag marunong magpasakop, yung taong marunong magpasakop, masunurin. Hindi po yan masuwagin. Ayan. Magandang umaga, Brother Ed. Magandang umaga rin sa iyo, Brother Che Corrales. Ayan. At malamang napakinggan mo yung playback na ibinigay at napakinggan mo malamang ang binasa ay hilango po sa 1 Peter chapter 4 verses 1 to 11. At ang temang ibinigay ng ating punulingkod ay yung pong living for God na merong magandang attitude. Attitude, magandang saloobin o kaya magandang reaksyon. No? Reaksyon, character, ano pa ba? Yun na nga. Attitude ng isang tao. May lang mga pinagkatiwalaan, pamahala, o kaya merong mahalagang gagampanan, nakikita ang magandang attitude. Maganda, alam mo, Berge, sa isang tao nakapakinig ng salita ng Diyos, dapat nagkakaroon ng mabuting attitude. So mabuting character. Tama ang sinabi ng ating kapatid na sa ating assistant servant leader na si Brother Michael. At yung kanyang nabanggit ni kanina ay tungkol sa pagtitiis. Aha. Tungkol sa pagtitiis. Magandang attitude ang ikaw ay marunong magtiis. 'Di ba? Ang James chapter 5 verse 11 nagpapaalala. Mapalad ang nagtsatsaga at nagtitiis. Binigay ni San Santiago yung pong example si Job. Si Job na kahit dumaan ng matitinding senaryo sa buhay ay di nasira ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Nagtiis pa rin. Yes. Nagtiyaga pa rin. Alam mo yung sinabi, Brother Cheney, ng Panginoon. Sabi niya, nakita mo ba ang lingkod kong si Job? Isabihin, marunong siyang, sabi mo nga, marunong magtiis. Ang lingkod ng Diyos, isa sa mga character o attitude ng mga lingkod ng Diyos ay marunong magtiis. Yan. Kaya nagtiis si Job.
para maglingkod, para paglingkuran ang Panginoon. Diba? Nagtiis siya. Mm-hmm. At binanggit din ng ating minamahal na pulingkod sa kanyang panayam tungkol sa principle of attitude ay yung pong binabagit ng Hebrews chapter 13 verse 5. Sa Hebrews chapter 13 verse 5 ay may sinasabi dito. Sabi 13. Po dito sa Hebrews 13 verse 5. Mm-hmm. And 6. Huwag kayong magbukhang salapi. Uh-huh. Masihan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Walang pag-agam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot ano ang magagawa sa akin ng tao. So kapag tayo pinagtiwalaan ng isang mahalagang tungkulin niya na dapat gawin, wala tayong dapat ikabahala. Yeah. Walang ikatakot. Walang dapat ikatakot. May gandang halimbawa na binanggit ng ating servant leader, minamalat po ng lingkod, mayroong mga ina-assign sa abroad, di na dapat magtatanong, ano ang gagawin ko? Anong gagawin niya? Anong mesyo money ba ko? Yeah. Anong iiwan ko sa pamilya ko? Maganan. Ang magandang paliwanag ng ating pulingkod, parang nagsapaalala, ang Diyos ang nagpo-provide ng lahat ng kailangan ng tao. Para tayo talagang magtiwala talaga sa Diyos na siya ang nagpo-provide ng lahat ng bagay. Nakahanda ang Panginoon na ipagkalob sa atin. Kasi parang sinasabing kaya nag-create siya ng needs upang tayo ay mangailangan sa Panginoon. Hanapin natin ang Panginoon. Magtiwala sa Panginoon araw-araw. Diba? Kasi kung lahat nasa atin na, baka hindi natin hanapin ng Panginoon. Yes. Diba? Tama. Yan ang danger . Naalala ko nung ako ay pumunta ng ibang bansa. Nung bago ako nagkasakit. Okay. Pumunta lang ako ng ibang bansa. Dalawang pantalon ko lang. Dalawang long sleeve. Lahat. Pero pag uwi ko, ang dami na. Kaya tamang sabi mo, hindi mo dapat tanungin kung ano ang gagawin mo sa ibang lugar na kung saan i-assign ka ng Panginoon. Dapat ipagkatiwala mo ang iyong sarili sa Panginoon. Sapagkat nag-aral ka, yung mga aral na ibabagi sa mga tao, nandoon na sa iyong puso. Sapagkat siya ang nagbigay ng isipan natin, siya ang nagbigay ng budhi natin. Kaya dapat ipunin yung mga salita ng Diyos sa ating isipan, sa ating budhi, at ginagawa natin. Yan. At ang alam ko, Brother Ed, pagka gawain ng Panginoon, yes, hindi gawain ng tao. Yes. Gawain ng Panginoon yan. Gawain ng Diyos yan. Gawain ng Panginoon. Kaya nga, kagabi, pinagnilayan ko yung pangalang I Am. Ibig sabihin na, I am... Ako ito. I am... Ang gustong sabihin pa lang, I am, ay the one who exists. Ako the ito. The one who will be. The one who shall be. Masasabi natin, mo, siya ang mag-provide. Who will be our provision. Diba? Who will be everything. Tamang who shall be. Tamang sabi ng our provider. May gagawin sa atin. Yeah. Mag-exist sa atin. Dadaloy sa atin. Kaya nga, minsan binabagit, hindi na minsan, namalas ko na nababagit ang kahulugan ng kanyang pangalan. Na ang ibig sabihin pala nito ay paglaloy niya, ang kanyang existence, ang kanyang pagiging Diyos sa ating buhay, ang kanyang presensya, ang kanyang pagdaloy sa atin, ng kanyang kilos, ng kanyang lakas, ng kanyang provisions. Diba? Kaya nga sinasabing, sambahin ang kanyang ngalan. Sambahin ang kanyang daloy, ang kanyang presensya, ang kanyang existence sa ating buhay. Kaya maganda itong napagnilayan at naibigay ng ating punong lingkod, di ba? Walang dapat ikatakot, walang dapat ipangamba, walang dapat ikabalisa, sapagkat ang Diyos ang nagpo-provide ng lahat ng bagay. Magandang attitude kasi yan. Saka Berge, ang ating calling sa Diyos ay pinakamataas. Kaya hindi ka dapat
ikaw na yung kung pag-uusapan natin ang colloquial term. Kasi pag sabing spiritual term, ay pinag-uusapan natin ang Diyos. Dito sa lupa, dito pa lamang sa lupa, ay langit pa, langit na rin. Sapagat mararamdaman mo rito sa lupa, ang Panginoon nagbigay sa iyo ng pagpapala. Amen. Yeah. Amen. Kaya pagka tayo tinatawag ng Panginoon, yes, tumugon agad tayo. Yeah. Kapag may pinapagawa sa atin Panginoon, gawin natin na walang pagkabalisa, walang pagkatakot, sapagkat the more na tayo ay nagpapasakop sa Kanya, the more na tayo nagpapakita ng magandang attitude, the more na i-provide niya ang lahat ng ating kailangan. Kalakasan, talino, ano pa, protection, lahat na ng ating kailangan. Huwag mong sabihin, eh, wala ako noon eh. Lalo kang mawawalan noon. Diba? Pag wala. Remember? Naalala ko, Barje. Ikaw ay ginagamit ng Diyos dito po sa gawain ng Panginoon. Ang lahat ng talino mo ay dito mo na na-provide, di ba? Kasi ako, hindi sa nandito ka sa aking harapan. Mm-hmm. Mantakin mo, kakausapin niya ang Manila, kakausapin niya ang Paranaque. Kapatid, isang gift yan ng Panginoon sa kanya. Kaya kung pagmamasdan niyo si Brother Che Corrales, kapatid, talagang hindi sa ikaw ay nandito, hindi ko kaya yan. Pero kakayanin ko kung ako ang ibibigay sa posisyon mo. Kaya sa posisyon ni Brother Che Corrales, binigyan siya ng Diyos ng kaalaman at karunungan para ibigay niya ang lahat sa mga tao. Praise ang kaayusang gawain ng Panginoon. Ayun. Yan. Kaya sa panawagan ng Diyos sa atin, mm-hmm, tumugon tayo sa kanyang panawagan. Yes. Halimbawa, sa ating bukas. Ano bang ating event bukas? Ang ating Saturday Family Appointment with El Shaddai sa Ambel Ground, Ambel City, San Dionisio, Paranaque City. Yes. Huwag kayong mawala. At ang sponsor po sa araw ng bukas ay ang Manila Chapter. Yeah. Magsisimula po tayo ng alas 3 ng hapon at takatakdang matapos ng alas 8 ng hapon. Kaya ang programa ay opening prayer ng MC, then followed by opening joyful praise, Manila Gospel Choir. Again, ang makapakinggan po natin mga patotoo, then joyful praise, El Shaddai Gospel Music Ministry, then sharing followed by joyful praise. Ito, mapakinggan po natin ang children's choir, mm-hmm, then followed by rosary at around 4:50 to 5:10 p.m. ang manguna po sa rosary si na Brother Mark Joseph Flores at Sister Maribeth Kempalong. Then, the joyful praise in preparation for the Eucharistic celebration. Then, 5:30 to 6:30 p.m. Eucharistic celebration, Mass Celebrant Reverend Father Sonny Declaro, mm-hmm, Spiritual Director ng El Shaddai, DWXI PPFI. 6:30 to 6:45, joyful praise. Then, in preparation for the healing message, followed by Lord's Prayer and Psalm 91, Bless the Lord, El Shaddai, and opening prayer, Purihim. Then, Brother Rene M. Velarde sa reading for the healing message, mm-hmm, and the opening song. 7 to 8 p.m., the healing message, Brother Mike Z. Velarde, mm-hmm, servant leader. Among MCs, Brother Rex America and Sister Werlin Dorado. Yan po ang sa araw ng bukas. Yan. Meron kang paanyaya, Brother Ed? Lahat ng mga taong nakapaginig ngayon na pumunta sa araw po ng Sabado, sapagkat ang araw ng Sabado ay araw natin lahat, mm-hmm, para sambahin ang ating Panginoon Diyos. Ayan. Wow. Pag sinabing, di ba nabanggit ko yun na Brother Ed, yung pangalan ng Diyos. Yes. Gawain ng Diyos. Gawain. Pag sinabing gawain, hindi ito tao, gawain ng Diyos. Ayan. Mm-hmm. Ibig sabihin, mayroon gagawin ang Diyos sa mga taong nangangailangan ng kanyang tulong. Wow. So may palawanag sa kalugan ng pangalan, yes, ay tumutukoy sa gawa ng Diyos. Yes. Ginawa ng Diyos, tatak ng Diyos, sign ng Diyos, existence ng Diyos. No, kaya nga sinasabi, sambahin ang ngalan ng Diyos. So bukas, sambahin natin ang ngalan ng Diyos. Yes. Ang gagawin ng Diyos, ang existence ng Diyos. At tsak yun,
Sabi nga ng Panginoon, saan man may dalawa o higit na nagkatipong sa kanyang yes. pangalan, ang kanyang existence ay naroon. Yes, grabe. His presence is in the midst. Yes. Sabi wow. nga, yung gawain po ng Panginoon sa inyong mga lugar, yun ang mga araw na kung saan naghihimala ang Diyos sa inyong lugar. Yan. Hmm. Pero yung sama-sama din, pag-araw ng Sabado, yan. Ayun. Wow. So, huwag kayo mawala para kayo'y makasamba sa yes. Panginoong Diyos. Makasamba sa El Shaddai sa mm-hmm. nagpakilala siya kay Amang Abraham. At hanggang ngayon, yes. nagpapakilala mm-hmm. siya, I am the El Shaddai. Kung nais yung maghihigit sapat ang iyong buhay, no, sambahin ang kanyang ngalan. Mm-hmm. Ang kanyang ngalan ang magpupuno ng lahat ng ating kailangan sa pamumuhay. Huwag kayo mawala. Dahil tsak yun, may gagawin ang Diyos sa inyong buhay. Diba? Sa ating Saturday, family appointment with El Shaddai. Yeah. Purihin ang Panginoon.